Alright, good morning everyone. At ito na yung update natin kay Finding Deo. At sa wakas, ito maghaharap na kami. Nandito ko ngayon sa may Makati Orense, kung saan nandito ang pinaka main office ng MMDA. At pupunta tayo ngayon sa opisina ng MMDA TFSO. At makakausap natin doon si Colonel Rojas, na kung sino yung humahawa kay Officer Deo ngayon. At ngayon, hindi ko sigurado. At hindi ko ngayon sigurado kung pwede o papayagan tayo mag-cover dun sa loob. Pero ito, ready na ako. Handa na ba tayong tanungin yung mga ano? Handa na ba tayong sagutin ni Officer Deo yung makakatanungan niya? Diba? Itong si Officer Deo pala, para dun sa mga hindi nakakaalam, isa tong traffic enforcer ng MMDA na kung saan nagbaviolate siya ng mga batas na pinapatupad nila. At syempre, hindi natin ito tolerate yun, dahil kung hindi sila papansinin dito ng kapwa nila traffic enforcer, sino nga bang huhuli sa kanila? So ngayon, nandito tayo sa may papunta tayo sa may Orense. Ilipat ko yung camera dun, ha. Pero since this is a public government, hindi siguro or kailangan pa ng permit para lang makapag-cover tayo sa loob. Pero ang gagawin ko, kung hindi man tayo papayagang makapag-cover sa loob, iintayin na lang natin yung magiging resulta. Well, hopefully makaharap ko si Officer Deo para mapatalsik niya siya dun sa pwesto niya. So dito na tayo sa may MMDA yan. So ang usapan namin is before lunch, sabi ni Colonel Rojas, at ito, ready na, no? So hindi pa tayo sigurado kung pwede sa loob. Pero siguro i-off ko na lang muna yung camera, tapos antabayanan nyo yung mga magiging aksyon na gagawin dito sa MMDA enforcer na to. At syempre, hindi pwedeng si Officer Deo lang. Papakantayin natin siya dun sa mga gagong officer ng MMDA. So tawid tayo. Yan. Sorry, nandito ako ngayon sa pintuan ng MMDA, sa entrance nila. So hintayin natin, no? Well, dahil medyo maaga pa naman ako nakarating. 10:25 ang usapan namin before lunch, so 11 o'clock. maghihintay lang ako ng ilang minuto dito. At ito nga, dito natin mapapatunayan ngayon kung totoo yung sinasabi ng MMDA enforcer na vlogger daw siya. Dahil kung vlogger siya, hindi siya mahihiyang humanap dito sa camera. Tama? At kung magtatago lang siya, itigil niya na. Dahil ang question ko lang naman sa kanya, kung handa siyang mamatay o kung natatakot siyang mamatay, tigilan niya na yung pagbablog niya. Dahil isa yan sa parte ng pagiging media, vlogger, na dapat buo yung loob mo pag pumasok ka sa ganitong klaseng kalakaran. So puntahan na natin si Colonel Rojas. So papatayin ko muna yung camera dahil bawal dito. So, update ko kayo mamaya. Ito yung part 1 natin sa Officer Deo natin.